Check. Okay. So, magandang araw ulit sa inyong lahat. Anyway, salamat dun sa mga nagko-comment dun sa mga previous videos at saka dun sa mga nagla-like. At syempre, thank you Lord din at unti-unti nakaka-recover itong ating kamay. So, maraming salamat sa inyong lahat. At anyway, may mga nagtatanong din kasi kung na gusto nila mag-join dito sa Ascension, i-check nyo lang doon sa website, nandun naman lahat ng yan. So anyway, sa video natin na ito, ang gusto ko sana ibahagi sa inyo is yung konsepto na ginagamit ko para ma-improve itong mga entries ko, exits ko sa paglalaro ng mga swing. So baka kasi yung concept na ito ay hindi nyo pa masyado na pagtutuunan ng pansin kasi katulad nung nakaraang video, simpleng konsepto lang din ito, isa to sa pundasyon ng technical analysis, which is ito yung support and resistance. So pag nagsisimula ka, ayun yung mga unang topics na iniintindi mo at inaaral, yung pagplot ng resistance, pagplot ng maayos na mga support, meron din ang nagpaplot ng mga Darvas box, yan. So yung konsepto na yan, malaking bagay yung naiaambag niyan dito sa paglalaro ng mga swing, no? Malaking factor yan sa pag-enter at pag-exit natin ng stock. So, bibigyan ko kayo ngayon ng idea dito sa trade ko on Tesla. So, dito sa trade natin ng Tesla to, as you can see, ito tayo sa left side. Meron tayong uptrend. Paano naging uptrend yan? We have the lows, then we have the higher low. Tapos lumipad siya, continuation tayo. So, ang gusto ko ipakita dito sa trade na ito, yung time na pumasok ako. So, kung magbabakat kasi tayo before I enter the trade is, ito yung kaniyang resistance level. Babakatin ko siya mula sa pinaka-body hanggang doon sa pinaka-week. And also, ito yung support. Nakita nyo naman na from this support, nagsusupport naman talaga. So, ibig sabihin, tumatalbog yung price. So, sa mga nagsisimula pa lang, ang resistance is yung current na highest point na hindi niya pa nababalikan. So, ito yung highest point ng price at ito naman yung lowest, tinalbogan niya. Usually kasi, yung support at resistance na yun inuuntugan. Resistance, untog, support, tinatalbogan. So, during this point of time, kapag nabutas yung support, ang tinatawag ng 7th yan is, yung iba ang term is breakout. Ako kasi, pag bumagsak, breakdown. Pag lumipad, breakout. So, ito, breakdown. Nag-break yung support. So, after niya mag-break, nag-attempt ulit siyang lumipad. So, meron tayong tatlong touch. Support, naging resistance yung support. Ang tawag natin dito was retest. And usual na nangyayari kapag ganyan is magta-transition yung trend na magtutuloy-tuloy yan. Yung support na ito, hindi mag-hold at magtutuloy. Pero sa case ni Tesla, nagkaroon tayo ng breakout. Binalikan niya ulit yung area na yan. Karoon tayo ng breakout. At kagaya nga ng pinakita ko kanina, uptrend tayo dito kay Tesla. So, ang inaabangan natin dito ay continuation ng trade ng long. So, after niya mag-breakout dito sa support, resistance, nag-take ako ng entry. And then, sa continuation, I added on the trade and then nagkaroon ako ng exit dito. And then, ang next exit ko was this high. So, kumita nga tayo ng $600 dito sa execution na ito. Ngayon, paano nito na-improve yung aking entry? Itong sa mga plotting ko na yan. So, sa pagpa-plot ko kasi, kinoconsider ko ito as a range. Usually, sa mga nagsisimula sa trading gumagamit ng technical analysis. Minsan kasi, nagiging perspective at nagiging pananaw ng mga newbie is, kailangan, pag nag-take ako ng position, makuha ko yung pinaka-ibaba. Kanyari, pinaka-lowest point nito, 259.52. Dapat eksakto sa punto na yung makuha ko. Pag lumipad yan ng konti, ayoko na, pangit na yung entry na yun. O kaya pagka magtitake ako ng short position, dapat makuha ko yung pinakataas. Pag gumalaw ng konti, ayoko na. No? So, hindi ganun yung trading. So, dito sa technical analysis, nakikita natin na nakakabuo tayo ng mga ito, ranges. So, between this area ng resistance at support, range yan. Yan, range siya. Pag nabutas yan, gagawa ulit yan ng panibagong range. Pwede kang mag-zoom out ng konti, hahanapin mo naman yung susunod na resistance niya. So, ito yung previous support. Nagkaroon tayo ng breakout. Pero, hindi na lumusot nung nagkaroon ng breakdown, hindi na lumusot pabalik dito yung range. Ginawa niya, nag-recover nga siya pabalik dun sa previous range na ginagalawan niya. Ngayon,
usually, pwede ka naman mag-enter eh. Kaya mag-enter ka na aggressive right at this point of time. Pero ako, hindi ko siya kinonsider kasi meron nga tayo dito support na pwede maging resistance. So, pwede tayo maghintay. Yung baga, patience is a virtue. Hintay natin mag-breakout. So, that is a confirmation na gusto niya pa talaga mag-continue dun sa general trend niya, which is an uptrend. Okay, so, yung hinintay natin. Right at the breakout, confirmation na bumalik ng trend. Yun. Ang next range na lalaroin ko, balik ulit tayo sa range na ito. From this previous support to that resistance. So, nung bumalik ako sa range na yan, yung first sign of selling ko, bakit ako nag-sell na ganyan? Usually kasi, yung ranges na yun, dumodoble lang naman eh. Mumultiply mo lang. So, yung range ng lows na to, at saka yung resistance na yun before the breakout, doblehin mo. Ayun yung first TP ko. So, dyan ako unang nag-take ng profit and then, sa strength nitong range na ito, doon ako nag-sell. Pero yun, may continuation pa yan eh. Pero yun nga, this is only my target. So, ilang kandila lang, ilang minuto lang yan. Siguro mga 20 minutes. At kinuha na natin yung ating profit. So, pag naglalaro kayo, it's very important to understand the range. Unang-una, para ma-plot mo yung range, you have to understand kung paano mag-plot ng resistance at ng support. You have to see kung saan madalas may inuuntugan na range. Kasi ito picture perfect din. Minsan, may mga pangyayari na... May pang drawing kong isa. Yung trend, hindi ganyan gumalaw. Minsan, mag-overshoot. Ibig sabihin overshoot, gumaganyan. Mag-overshoot, dilipad. Ganyan. Pag highly volatile yung market, ganyan. Tsaka pag sideways. So, iniiwasan natin yung mga ganong stock o yung mga ganong asset. Naghahanap tayo ng mga asset class na malinis silang gumalaw sa loob ng mga ranges. So, ito unang example. Ngayon, meron pa tayong example ng trade natin ng coin. So, paano ko inatake yung trade na ito? Same thing. Meron tayong na-form dito na range. So, binakat ko from the week. Week, yung sa candlestick natin, yung pinaka-shadow. And then yung body. So, as you can see, nag-touch. After niya mag-touch, that is 114 psychological level. Tapos, bumalik ng below 114. So, that is my aggressive entry. If ever na magtuloy siya, mag-break above this level, aalis ako. Kasi, ito ay almost triple top. 1, 2, 3. Common pattern natin, triple top. Then, bakatin natin yung mga near supports. This is a support. Ito, bakatin nalang natin. Wala, this is a support. Ito rin, support din to eh. So, may tatlong range ka ng support na pwedeng laruan. It's either, ang laro ng pricing natin was this range. Or this range. Or this range. Tatlo yan. So, i-consider natin na this is your S1, support 1, nearest support. Support 2, S2, S3 yan. And then this is your R1, resistance 1. And then, kung wala kang makitang support or resistance, move ka lang sa left side. Left side ng chart mo. Yan, usog ka pa dun sa left side. Hanap ka ng mga support at resistances. So dito, ang nilaro lang natin na range was an overshoot from support number 1, support number 2. Yan. Support 1, support 2 overshoot. Nag-take ako ng cover. Nag-short ako on resistance. So ito ay short on resistance play. Yung kanina kasi ay buy on breakout nung retest. No, nung bumalik siya dun sa previous range. As you can see, gamit natin yung support and resistance, which is very basic. Isa nga sa mga una mong matututunan kapag nag-aral ka ng technical analysis. Ngayon, nag-drop pa siya. Meron ako re-enter ulit dyan. Ito yung next re-entry natin. So, kumita tayo $1,000 naman dito. Ang range na tinitingnan natin was just like yung TSLA trade. Sa TSLA trade natin kanina, nag-breakdown. We had a breakdown. Nung lumipad siya, yung previous support naging resistance. Yan. So sa trade na to, it's just the same. Nung na-break yung support na to, nagkaroon lang tayo ng retest. Whole number ulit yan, near 112. Ito. Near 112 and then nagkaroon ng continuation. So during that weakness, dun ulit ako sumakay. Tapos overshoot na naman tayo. Atras ka ng left side. Ito yung previous resistance. Bang! Diba? Bang, bang. Tapos overshoot lang din yan ng S3. Support number 3. Overshoot, cover. And then touch, cover. So, ayun lang yung kadalasang ginagamit ko or ginagawa ko kapag ka nagtitrade ako. Dapat maintindihan mo nasaan yung possible na apuntahan ng price. Kasi nga, hindi naman yung nag-work in random. May mga ranges na ginagalawan yan. At most of the time, babalik lang yan sa mga previous
supports, previous resistances. So, tinatawag ko itong key level. So, kanyari yan, babakating ko, this is my key level. Pag gusto ko mag-play ng bounce, I'm going to wait at this level. Hindi ko goal na hanapin ko yung pinaka-bottom or what. Kailangan magkaroon muna siya ng touch and then pwede ako maghanap ng reversal candles. So, importante, maintindihan nyo rin yung single candlestick reversal patterns. Multi-candlestick reversal patterns. Katulad nito, multi-candlestick kasi to. This is a bullish engulfing yung dalawang ito. May mga reversal candles kasi na single. Ito, pwedeng single to. This is a hammer. Ito rin, pwedeng single. Yan. So, yung mga basic na yan, again, makukuha niyan over the internet. May mga librong nagsulat dyan. Pero mga basic yan, minsan kasi na-overlook natin. So, kung gusto niyo ma-improve yung mga swings niyo, better na maintindihan niyo yung mga ranges. Okay? So, aralin niyo mabuti. Ranges, support and resistances. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. And yun, kung interesado nga kayo dun sa mga... O sa live trading room, everyday na mag-aaral, check nyo na lang sa website. Kasi maraming nagtatanong yun. Nasa website naman lahat yung kasagutan dyan sa mga tanong nyo na yan. So, ayun ang siguro ang maibabahagi ko sa video na ito. At hopefully, kung may mga next lessons pa, makapag-upload pa tayong patuloy. So, salamat ulit sa inyong panonood, everyone. And God bless.